Okay, what's up guys? Welcome back to our channel. So this is our day 12 of isolation. But for now, we're doing a different video. So ang gagawin natin is, I'll be sharing with you yung aking mga inaalagaang plants during this quarantine. Pero majority naman or halos karamihan dito is na-acquire naman natin pre-COVID. And isa pa, yung mga ito ay mostly gifted. So bigay yung mga yan. So hindi naman talaga tayo like yung tipong super gastos. Ang importante naman is what your plants brings or gives back to you. So kung ano-ano yung nadudulot ng plants sa'yo and of course how you take care of them. Kaya later on din, one by one, isi-share ko kung paano ko kinikare with water, binibilad ba yan sa araw and stuff like that para ma-maintain natin na healthy yung ating plants. Of course, so for now, let's start with this. Ito yung mga yung trailing na ito. So from there, nakababad actually yan sa isang jar of water na may fishes. So this is a potos. Nag-start lang yan na talagang cutting. This was given me by Miss Sergeant Otaiza. So nakuha ko yan pre-COVID nung kakalipat ko lang dito sa condo. So thank you very much Miss Otaiza. So ayan na yan. Medyo mahaba na yung potos natin na yan at we're able to cut na rin at nakapag-propagate. And nakapagbigay na rin tayo ng mga cuttings natin. Next off, we have this caladium. So this is a regular caladium. Actually, ito nga minsan makikita mo sa probinsya parang ligaw-ligaw lang siya. Pero yun, basically napakadali lang alagaan. Nag-start lang ito actually with this leaf. Pero ayan, may bago na siyang usbong. Winowater ko lang siya. Twice or thrice a week. Hindi naman siya talagang super nagre-require ng maraming water. And this one also, in this nice pot, this is given by Engineer Padongan. So this is an arrowhead. Hindi talaga ganito yung typical size ng leaf niya. So siguro nag-adjust lang siya with how it is being watered. Kasi naka-plant siya sa pebbles dun lang. At yun, minimake sure natin na wet yung pebbles. And then, we have this kangaroo fern. So ito din, parang dun sa ating arrowhead plant, nakababad lang din ito sa water and pebbles. So nakuha ko lang ito sa gutter ng OR. So thank you very much Hensel Tan. Siya yung nag-abot nito para makuha natin yung ating kangaroo fern. Basically, napakadaling alagaan. Ayan, may bago na nga siyang usbong. So hopefully, dumami siya para we're able to propagate cuttings and stuff. And then we also have this aglaonema. So this one naman, I got this from the mother plant of Doc Millet Decena. So thank you very much Doc Miletsky. Yung mother plant nyo po ang source nito. So ito, very easy to care lang. 3 times a week ko siyang dinidiligan. Tapos kinocultivate ko yung kanyang soil. This is actually good for indoor kasi sabi nila nagbibigay daw ito ng oxygen. Sabi nung NASA, as per NASA daw. Pero generally naman, di ba, plants give oxygen naman. And ito, may sinurge ko actually siya sa EB kung magkano siya. So actually, it could sell up to $70 yung ganitong kalaki na na-plant. Pero syempre, hindi natin ipibenta yun sa eBay kasi malaki ang ano yan, yung ambag niya para maganda yung ating unit. And then we also have this snake plant. So we have 2 types. Ito yung isa, yung the green one, the typical one. So this one naman, actually napili ko ito pre-plantito quarantine edition kasi nakuha ko lang ito ng 35 pesos. Pero for now, I think it could sell like hundreds na. Pero ito, typically napakadali lang niyang i-care. Winowater lang siya 10 to 14 days. Hindi naman siya nagre-require ng sun at ganun din hindi siya nagre-require ng much water. This one also, I got this from Roda. So thank you very much Roda. Sa kanya ito actually. Tapos kinumpol-kumpol ko lang and planted in a very big black pot. So ito, minimal care lang din at nakalagay ito sa bedroom. Kasi sabi nila, snake plant is good for inducing sleep kasi nagbibigay doon din daw siya ng oxygen while you sleep. So thank you very much snake plant for giving me oxygen doon sa bedroom. Okay, so moving on, we also have ang kulit ni Caladium. So we also have this one, Homa lumena. So this is given actually
by Miss Tonette Abelliera. So, nag-promise kasi siya sa akin during quarantine. Sabi niya, bibigyan niya ako ng plant. So, very easy to care. Medyo makulit lang siya, no? Kaya siya merong plant guard. Kaya ko siya nilalagyan yan. Kasi po, ito nakalagay sa ating window. So, since nakalagay siya sa ating window, feeling niya sunflower siya. So, sinusundan niya kung nasan yung araw. So, dahil sinusundan niya yung araw, ayun, bumabaliko-baliko na yung kanyang stem. But generally, very easy to care. Ito, winawater ko lang siya 2 to 3 times a week. Hindi naman niya kailangan ng much water kasi yung stem itself, pag kakapain mo siya, malamig. So, ibig sabihin, maraming water source yun. Okay? So, hem, homa lumena. Medyo, ano, tongue twister yung name niya. Okay, next off, we have this Dracaena. So, ito naman, originally, ang color talaga nito is violet. Pero dahil nag-adapt siya for indoor, ito kasi nakasituate doon sa aking refrigerator. So, nakapatong siya doon. Nakaplant ito sa soil, and then winawater ko din siya, like, siguro mga 3 times a week. Ito naman, ayan, may bago na siyang usbong. Ayan, so, it's a good sign na siya ay nag-a-adapt sa kanyang soil. So, again, thank you very much, Dr. Edwin Luna. Siya yung nagbigay sa akin ito. Binigay niya ito na nakababad sa water, and then ilipat natin sa soil. And sa kanyang rectangular pot. Okay? So, lastly, we have this spider plant. So, yung spider plant natin, nakatanim siya sa kulit talaga ni Caladium. So, nakatanim siya sa ating owl pot, owl ceramic pot. So, very, very cute yung pot niya. So, para siyang hair nung ating owl. And then, meron siyang mga kasamang sidling-sidling ng mga oranges na tinatapon nating buto na tumutubo. So, this spider plant, very easy to care lang. Nakalagay ito actually sa tabi ng aquarium ko kasi I also take care of guppies. May mga guppies ako. In a separate video, magvlog tayo about them. So, for this spider plant, very minimal care lang din. Hindi ko siya direct na binibilad sa araw. Pero yung akin kasing aquarium, meron siyang drop light. So, katabi siya doon. So, most likely dun yung nakukuha yung sun. Okay? And lastly, hindi lang naman kasi tayo more of nagtitext si Dudong. So, meron siyang chat. So, pag may naririnig kayo na may ting-ting-ting, so ibig sabihin chat ni Dudong yan. So, for this, this is not actually an indoor plant. This is a chili. So, chili po yan. Bigayan ni Ma'am Lori Viduya. So, nanghingi kasi ako sa kanya, sabi ko, Ma'am, pahingi naman ng sili mo kasi nainggit ako dun sa collection niya. So, actually po, hindi ko naman blue box akalain na siya ay lalaking ganito, malusog. We were able to harvest na rin less than siguro mga 10 na chili, yung chili talaga, nakuha natin from this plant. So, actually, source ko din siya ng dahon pag kunwari magtitinolang manok ako kasi dito kinukuha yung sili. So, kaya medyo kalbo-kalbo siya. Pero, very much helpful kasi kahit pa paano, hindi na ako bibili ng dahon ng sili. And then, meron siyang mga kasama. So, meron tayong, ayan po. So, meron siyang kasama. Actually, mga tinapon ko lang yan na buto. So, this isang palo. Ayan. Dalawa sila. And then we have tanglad. So yung nung nagluto ako kasi ako nung nakaraan. So I sabi ko, itanim ko kaya yung tanglad. Tingnan natin kung mag-grow. So surprisingly, may mga bagong usli siya. So ayan. So hopefully, 'di ba, makapag-harvest tayo ng ating tanglad kasi pag tayo ay kunwari nagluluto ng chicken, so yun yung ginagamit natin. So ayan. So, you now have a glimpse kung ano kung sino-sino or ano-ano yung mga kasama kong plants dito sa condo. So, very helpful sila for me kasi kahit papano, kagaya ngayon, I'm on quarantine. So, kahit papano, meron akong nilook forward na i-water everyday. And minsan-minsan, kakausapin. Eto si Caladium, kagaya niyan, di ba, super kulit. Talagang nalalaglag yung dahon niya sa bigat. But anyway, thank you very much for watching, guys. And I really look forward na to hear din yung inyong mga comments. So please put your comments na lang sa ating comment section.
Bye! Thank you very much for watching.